hakunan kanina eh. May dumaan na ali dito, sumabit siya sa side mirror ng motor. Ngayon kung wala itong kotse, eh hindi sana mangyayari yon. Tingnan nyo, mangyayari oh, di ba? Sikip na sikip. Na si Tad dumaan sa busway ito. Mayroon pang escort. At ano pa, yung license plate niya ay number coding. Makikita nyo dito kung talagang haharang itong malalaking bus na ito. Eh, magkukos na talaga ng traffic. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ngayon ang special operation group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Gore dito sa may kahaba ng Congressional Avenue at sakop ng Quezon City. Ang activities ngayon ng team, ito nga mga illegally parked vehicle katulad nito. Iniwasan nga yung bike lane. Dito naman sila kumuha sa banda ng kalsada. Kasama na rin dito yung sidewalk clearing. Inaantay lang yung scoob. Katulad ng mga nakarang activities natin, pagka may driver at may lisensya, titikitan lang at paalisin. Ngayon kung mga walang lisensya at kulang ang dokumento, masasampa sa tow truck. Mahigit 10 minuto na ang team dito, hindi pa lumalabas ang may-ari. 15 minutes na, wala pa yung may-ari. So isasampa na ito sa tow truck. Nandito ngayon ng team sa may kahaba ng C5 at northbound. Ayan ang SM Aura. At sakop tayo ng Taguig City. At muling papasadahan ng team itong na-feature na natin ito nung nakarang araw. Itong service road, yung sa unahan, yung maraming nakapark ng mga sasakyan dahil nga sa maraming kainan. Yung traffic light na yan, pagpakaliwa, ayan yung papunta ng sentro ng BGC. Ayan ang SM Aura. Ito namang pakanan, yan ang barangay Pembo. At sakop na rin ng Taguig. Ngayon, didiretso ang team. Yung ilalim ng tulay na yan, yan ang C5. Ito namang dadaanan natin. Ito yung service road. Marami nga dito. Ayan, start dito. May nakalagay na no parking sign. Ayan, dami. So, yung iba, pulasa na, oh. Marami kasing kainan dito. Kaya dito na rin sila nagpapahinga after kumain. Thank you.
Yung mga ibang alam naman ang patakaran, eh binibigay naman kagad ang lisensya. Babaybayin lang ng team itong kahaba ng service road. Sa mga motorista na gayong iniiwan ang sasakyan, unattended, bukod sa matitigitan na kayo ng illegal parking, 2,000 yun ha, ang bayad dito sa tow truck ay 2,500. Bukod doon, bukod sa 2,500, meron pang additional charge yan, depende sa layo, 200 pesos yata ang bawat kilometro. At ang pinakamatindi sa lahat, yung abala. Dahil kukunin nyo yan or matutubos nyo sa may Tumana Marikina. Nasa kahabaan ng Kalayaan Avenue ang team at ito yung papunta ng or diretso ng C5 at nasakot tayo ng Taguig City. Ito, nadaan na itong isang sasakyan. Kahapon para ito, nakaparada dito. Ayon sa mga napagtanungan ng team, kaya hatake na. Bukod sa illegal parking, na block niya pa yung bike lane. Nandito ngayon ang special operation group ng MMDA sa may kahaba ng Commonwealth Avenue at sakop ng Quezon City. At muling nadaanan itong motorsiklo na nakaparadad mismo dito sa may mga sign na no parking zone. Ayan, malinis na. Kasama na yung tindahan dito. Yung ibang kagamitan, kinumpis ka na ng stove. Nasa kahabaan pa rin ng Commonwealth itong team. Nadaan na itong kutsing ito. At sabi nung may-ari ararating lang daw. Hinawakan ng enforcer itong hood, malamig. Hindi ko lang nakunan kanina May dumaan na ali dito, sumabit siya sa side mirror ng motor. Ngayon kung wala itong kotse, hindi sana mangyayari yon. Tingnan nyo, mangyayari, di ba? Sikip na sikip. O, di ba? Ang ganda tingnan. Nasa kahabaan ng Holy Spirit ang team at sakop ng barangay Don Antonio, Quezon City. At ilan sa mga motorsiklo dito ang natikitan dahil ang iba walang helmet at ang iba ay walang lisensya. Katulad ng ito. Naka-chinilas pa. Ito naman, dalawang taxi na nakabalagbag dito sa sidewalk. Ha?
Yung isang taxi na tikitan, ito malamang mahatak dahil hanggang sa ngayon wala yung driver. Itong isang motorcycle ay may impound. At bukod sa walang helmet, nakachinilas, ay wala pang lisensya. Yung sa kabilang motorcycle naman, eh walang helmet. Titingnan natin, baka wala rin dokumento. Itong motorcycle na ito, kompleto yung papeles. Yun nga lang, talaga si Kuya ay walang lisensya at walang helmet yung angkas. So, may impound itong motorsiklo. Dahil wala nga lisensya, kaya ang kinukuha na lang yung chassis number. Nasa kahabaan pa rin ng Holy Spirit ang team. At ito, hahatake na. Sabi yung fuel code mismo, kuya Vip, fuel code mismo. Nakita ko doon sa loob, may ID. Eh, pag-aari pala ito ng polis. Kanan tayo, kanan. Nasa kahaba ng Luzon Avenue itong team at sakop ng Quezon City. Itong mga tricycle na ito ay may pila naman sa loob at nandito sila sa labas. Ito namang isang tricycle, unattended na yung violation kasi kanina pa dito ay wala yung may-ari. Ito namang isa, matitikita na lang at paalisin. Nasa kahabaan pa rin ng Luzon Avenue ang team at ito nadaanan. Itong mga tricycle na nakapark mismo dito sa sidewalk. So, ibig sabihin, itong mga tricycle na ito ay unattended at malamang posibleng ma-tow. Ngayon, ang charge niyan, 2,000. Ngayon, kung halimbawa may dumating na driver dito, matitigitan, 1,000 ang multa. So, iniwan na lang talaga yung mga tricycle dito. Masasampalat sa tow truck. Boss! Magmula doon, naisampa sa tow truck. So ito yung resulta. Malinis na. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay April 8, 2024 at sa oras na 8:20 na ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. At nandito tayo ngayon sa may kahaba ng EDSA at magsasagawa ng busway operation itong team. Nandito tayo sa may Cubao area. Ayan ang Aurora Boulevard at ito naman ay kahaba ng EDSA going north. Itong busway ay pwede lang dumaan dito yung mga marked vehicle katulad ng yun, ambulance, police, fire trucks, or mga marked vehicle. Kung kayo naman ay miyembro ng mga authority katulad ng police, military, kaya pagka gumamit kayo ng mga private vehicle, ay kayo ay masisita. May nahuli ng isang riders or motorsiklo. Pinaalala ko lang sa mga motorista, yung mga lalabag o dadaan dito sa kahaba ng busway, ay ito yung pinakamalaking multa. First offense, 5,000. Second offense, 10,000. Third, 20,000.
fourth, yun ang 30,000 at pwedeng ma-revoke ng inyong license. Sa mga motoristang dumaan sa busway or lumabag, kung sakaling pinara kayo ng authority at hindi kayo uminto or umiskapo at kayo ay nahabol, eh ang multa nun katumbas ng third offense. Kasama rin sa operasyon ngayon ang paninita ng number coding. Dahil ngayon ay Monday, ang number coding ngayon ay license plate ending 1 and 2. Ngayon ang oras ng number coding during weekdays ay 7 a.m. hanggang 10 a.m. Between naman ng 11 a.m. hanggang 4 p.m. yun ang window hours. Ngayon, start naman ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. yun naman ang number coding. At pag kayo ay nasita, ang multa noon ay 500 pesos. Sa area naman ng Makati ay walang window hours. So start yun ng 7 a.m. hanggang 8 p.m. Dumaan sa busway. Na sita dumaan sa busway ito. Meron pang escort. At ano pa yung license plate niya ay number coding. May pinakitang dokumento o papel galing sa MMDA at di-verify natin mamaya kung ano yun. Armored vehicle pala ito. Sir, sir. Sa coding po yan, sir. Basta nga, kuha binigay lang sa akin ito. Oo. Dalawang sasakyan. So dalawang sasakyan ang matitikitan dito. Thank you.
Oh, nandun sa salon. Yung kasama ka, sir. Sakto pa naman yung salon. So, titikitan din ito isang driver. Wala ka pala, no? Wala. Pagkuluhan mo na kanina. Okay na. Si Chavit Sing Sol pala ang sakay. Mapadali siya. Boss, kinakapos na kayo ni Talastas. Matay na po eh. Hindi natin masyadong makita yung mukha ni Sir Chavi. Ito si Rambo, hinahanap ka. Ito si Rambo, hinahanap ka. Hey Rambo! Tindi na nga sasakyan ni Sir Chavi Simpson. Talagang bulletproof. Tayo naman po, we're just enforcing kung ano po yung tama, and as long as you are not authorized within the bus lane, talagang huhulihin po natin yan. We have to be fair, we have to implement what is right po. Pero nakita naman natin no, na wala naman resistance dahil si Governor Cervian yung driver niya na ipatikit yung kanyang resistance. Yes po, that is correct po. No? Yan nga po yung isa sa mga pinapakiusap namin. Lalo po sa lahat po ng mga motorista natin, mapag-alam naman po natin na talaga may pagkakamali po tayo, let's makipag-coordinate po tayo, mag-cooperate po tayo. Dahil sa amin po, sa aming ahensya, hindi lang naman po ito basta huhuli na huhulihin. We have the basis naman po sa aming paghuhuli. And as I said, we will just enforce what is right po. Okay, so panghuli na lang.